Mga ka-showbiz, walang balak si presidential aspirant Vice President Lene Robredo na ipatigil ang ilang programa ni Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mahalal siya sa 2022. Pero sarili niya raw na estilo ang ipatutupad. Halimbawa, ang war on drugs ay tuloy pa rin pero hindi dapat nakatutok ang programa sa patayan. Mangunguna raw ang Dangerous Drugs Board dito. Ang paniniwala ko, pag DDB yung umupo na chair, ang plano niya hindi lang patay. Ang plano niya talagang very comprehensive. Heavy on prevention, heavy on rehabilitation. Plano rin niyang ituloy ang build program. Pero sa paraang mas maraming makakaramdam ng epekto nito. Nakikipag-usap na rin daw si Robredo sa mga electric cooperative sa Kongreso para sa pagpapababa ng halaga ng kuryente, pagpapaunlad sa mass transportation at pagsuporta sa mga jeepney driver sa modernization program ng pamahalaan. May ilang supporters din ang nagpakita ng kanilang suporta kay Robredo sa pagbisita nito sa Sorsogon na probinsya ng kanyang ama. Isa rin sa gustong suportahan ni Robredo ang pagbibigay ng tsansa para sa bagong prangkisa ng ABS-CBN para umano sa isang malayang pamamahayag gaya nito. Mahigit isang taon na nga matapos bumoto ang isang house panel na patay ng aplikasyon ng prangkisa ng broadcast giant na ABS-CBN Corporation. Ang parehong kamara ng Kongreso ay meron na ngayong nakabingbing batas na nagsusulong ng bagong prangkisa ng legislatura para sa kumpanya upang maipalabas muli. Sa pagbabalik ng kamera mula sa isang legislative, si Vice President Lene Robredo nga ay gustong maghain para i-renew ang prangkisa na ipinagkaloob sa Embattled Media Network na ABS-CBN Corporation. Ang ikalawa sa naturang panukalang batas na inihain sa alinmang kamera ng Kongreso. Ang mga inihain na panukalang batas ay kailangang i-refer sa isang komite na mag-ikalendaryo nito para sa mga pagdinig. Matatanda ang 17 mambabatas ang bumoto para aprubahan ang rekomendasyon ng House Committee on Legislative Franchises na tanggihan ang kumpanya ng bagong prangkisa sa susunod na 25 years. Sa kabila ng walang mga kaso na napatunayan laban sa kumpanya, noong panahong iyon, si Recto na nagsilbi rin bilang House Deputy Speaker ay sinipi na nagsabi sa isa sa mga matagal na pagdinig ng kumpanya. Ang House Solon ay kabilang sa 11 kongresista na bumoto pabor sa network kumpara sa 17 Solon na bumoto na huwag bigyan ng ABS-CBN ng isa pang prangkisa. Maraming ahensya ng gobyerno ang nagbigay din ng kanilang suporta sa likod ng ABS-CBN. Higit kalahati naman ng mga respondent ang naniniwala na ang hindi pag-renew ng ABS-CBN franchise ay malaking dagok sa press freedom o kalayaan sa pamamahayag. Pinalakas ang suporta sa pag-renew ng prangkisa sa Mindanao at rural areas o malalayong lugar.